Ate, wala akong gustong patunayan. Kung galit ka, ayos lang, pero hindi ako makakipagtalo. Sabi ni Anastasia nang may kahinahunan. Kung may problema ka sa akin, sana sabihin mo na lang ng maayos. Hindi ko gustong sumama ang loob mo. Napatingin si Rhea sa kanyang kapatid. Tila nagulat sa hindi inaasahang tugon. Bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon, pero hindi pa rin ito tuluyang nagbago. Bahala ka nga sa buhay mo, bulong ni Rhea bago ito nagpatuloy sa paghahanda ng pagkain. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, alam niyang may mga bagay na dapat niyang pag-isipan. Hindi inaasahan ni Rhea na sa kabila ng lahat mananatiling kalmado si Anastasia. Isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa kanyang kapatid. Tahimik na lang si Anastasia. Umaasang isang araw, makakahanap din sila ng pagkakaintindihan. Sa ngayon, pinili niyang intindihin ng kanyang kapatid kahit na gaano kasakit ang mga binitiwang salita nito. Natapos na itong magluto at nasa hapagkainan na sila, kasama ang haligi ng tahanan na si Oscar. Dad, I have to go and attend party tonight. I really need my card. Biglang sabi ni Rhea. Napatingin si Oscar kay Rhea habang kumakain. Party? On a weeknight? Tanong nito. Medyo kunot ang noo. Are you sure about that, Rhea? You know you have responsibilities tomorrow. Tumango si Rhea, sabik na makuha ang kanyang card. Yes, Dad. It's important. It's a friend's birthday. And everyone will be there. Please, I won't be late. Tahimik lang na nagmamasid si Anastasia. Pilit na iniwasang magkomento. Alam niyang may posibilidad na magka-problema kapag pumasok siya sa usapan. Nag-isip si Oscar. Alatang nag-aalinlangan. Fine. Pero may isang kondisyon. Sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Biglang lumiwanag ang mukha ni Rhea. Ngunit agad na napawi ang ngiti nito nang marinig ang susunod na sinabi ng kanilang ama. Isasama mo si Anastasia. Matigas na sabi ni Oscar. She's been home too much lately. And I think it's good for her to socialize. She can go with you. Wait, what? Nagulat na sagot ni Rhea. Agad na tumaas ang boses. Dad, seriously? Bakit ko naman isasama yan? She'll just ruin everything. Napatingin si Anastasia kay Rhea. Halata ang gulat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na magiging bahagi siya ng usapan. Lalo na't alam niyang hindi gusto ni Rhea nakasama siya. Rhea, stop being dramatic. Sabi ni Oscar. Ang boses ay puno ng otoridad. If you want the cart, you'll take Anastasia with you. Otherwise, you're not going anywhere tonight. Ano ba, Dad? It's a party. She doesn't even know my friends. And she'll just embarrass me. Patuloy na reklamo ni Rhea, na tila ba hindi pa rin tanggap ang desisyon ng kanyang ama. Bago pa man lumala ang alitan, sumingit si Mami Clara. Nagbabait-baitan na tila gustong ipakita ang kanyang malasakit sa kanilang lahat. Rhea, honey, don't make a scene. Sabi niya. Ang tono ay kalmado at puno ng pagpapanggap. It's not a big deal to bring Anastasia with you. In fact, it might be good for both of you to spend time together. Napatingin si Rhea kay Mami Clara. Umaasang kakampihan siya nito, pero halatang pinipilit lang ng inainahan ang pakikitungo sa kanya. Alam niyang wala na siyang magagawa, lalo pat si Oscar na mismo ang nagdesisyon. Napabuntong hininga si Rhea. Halatang iritado pero alam niyang wala na siyang choice. Fine, she can come. Sagot niya sa wakas. Pilit na pinipigil ang galit. But if anything goes wrong, it's on her. Tahimik lang si Anastasia. Pilit na nagtimpi kahit naramdam niyang bigat na sitwasyon. Sa kabila ng lahat, alam niyang wala siyang magagawa kundi sumunod. Alam niyang hindi magiging madali ang gabi niyon, pero pinili niyang manatiling kalmado. Tulad ng nakasanayan niya. Nang matapos ang usapan, nagpatuloy na sila sa kanilang pagkain, ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Sa kabila ng kanilang mga ngiti, alam ni Anastasia na may mas malalim na problema ang kailangan nilang harapin bilang isang pamilya. Naghanda na ng susuotin si Anastasia. Simple lamang ang pananamit nito at ayaw niya ng mga revealing na damit. Nang makarating sa party, kinausap ni Rhea si Anastasia. Nakangiti lang si Anastasia pero may tensyon na sa kanyang boses. Rhea, hindi ko naman gusto na makaalam sa'yo. Pero kung maglalasing ka, baka magalit si Mama pag nalaman niyang ganito ka. Tumaas ang kilay ni Rhea at tiningnan si Anastasia nang may puot. Kasi naman, ang pakialam mo. Gusto ko lang mag-enjoy. Hindi mo naman kailangan pang makialam.
Nakita ni Anastasia ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang ate. Pero tinanggap niya ito sa isang malalim na buntong hininga. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Ang mga aksidente sa alak, hindi lang ito basta-basta. Alam mo, hindi mo nang iintindihan ang pakiramdam ko. Sagot ni Rhea. Ang galit ay nag-iigting sa kanyang tinig. Pilit mo kung pinipigilan sa kahit anong gustuhin ko. Sana naman kung ayaw mong magkasama tayo dito. Mas mabuti pang umuwi ka na lang. Dahil sa tensyon na karamdam ng kaba si Anastasia, ngunit nagpasya siyang manatili at hindi magpatalo sa galit. Sige, kung yun ang gusto mo. Pero sana mag-isip ka muna bago ka magdesisyon. Gusto ko lang ang mabuti para sa'yo. At nang hindi na makuha ang gusto niyang mangyari, naglakad si Anastasia palayo. Iniwan ang kapatid na nagmamasid sa kanyang pag-alis. Sa kabila ng mga salitang yun, umaasa si Anastasia na kahit papaano'y mag-iisip si Rhea tungkol sa kanyang mga sinabi. Alas 11 na ng gabi, hindi pa rin tapos sa pag-inom si Rhea at inaantok na si Anastasia na ang tanging iniinom lang ay ang lemonade. Mayroon siyang kakaibang panlasa at weirdo kaya pinalagyan niya ng strawberry sa ibabaw. Habang umiinom ay may lumapit sa kanyang lalaki. Lasing ito at pilit na dumidikit sa kanya. Ano ba kuya? Napakadikit mo naman. Pagsuway ni Anastasia rito. Huwag ka nang magpakipot. Maikling sagot ng lalaki. Napasimangot si Anastasia at iniwasan ng lalaki. Pero patuloy pa rin itong lumalapit. Pilit siyang dinatabihan at maglalakad na halos magkakasabay sila sa gilid ng mesa. Huwag mo akong pilitin. Ayoko ng gulo. Mariing sabi ni Anastasia habang pilit niyang tinutulak palayo ang lalaki. Pero tila bingi sa kanyang mga salita ang lasing na lalaki at lalo pang ipinilit ang sarili. Ayos lang yan. Chill ka lang. Enjoy lang tayo. Nung sumubok siyang umatras, biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang braso ng mas mahigpit. Nagpupumigla si Anastasia, pero hindi ito binitawan ng lalaki. Lalo siyang nagalit at sumigaw. Bitawan mo ko! Ayokong kasama ka! Dahil sa ingay ilang tao sa party ay nagsimulang mag-usyoso. Pero walang naglakas loob na makialam. Naging tensyonado ang sitwasyon habang ang lalaki ay tila nagagalit din sa pagtutol ni Anastasia. Ano ba? Sobrang arte mo naman. Sabi ng chill lang eh. Galit na sigaw ng lalaki. Patuloy pa rin ang pagsasagutan nila nang biglang lumapit si Rhea. Nagtataka si Anastasia kung bakit ngayon lang lumapit ang kapatid. Pero bago pa niya masabi ang nasa isip, sumingit si Rhea sa pagitan nila. Oy! Bitawan mo siya! Huwag kang magpakasira dito. Ayaw ka ng mga tao rito. Kunwaring sigaw ni Rhea na tila nagtatanggol. Nagulat si Anastasia at panandali ang nakaramdam ng ginhawa. Naisip niyang sa wakas ay may kakampi siya. Pero bago pa siya makapagpasalamat, bigla siyang sinampal ni Rhea. Malakas ang tama at naramdaman ni Anastasia ang hapdi sa pisngi niya. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Anastasia, hindi makapaniwala sa nangyari. Huwag kang magmamalinis sa harap ko, malamig na sabi ni Rhea. Hindi ko kailangan ng kapatid na paka-Elamera at KJ. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka na. Pero huwag mo akong dadalhin sa mga drama mo. Tulala si Anastasia nang lalamig sa nangyari. Hindi niya inaasahan na magagawa yun ng sariling kapatid. Tahimik siyang umatras. Naglalaban ng galit at sakit sa kanyang damdamin at sa wakas tumalikod siya para umalis. Iniwan si Rhea sa gitna ng party na puno ng alak at galit. Kinabukasan, masakit ang ulo na bumangon si Rhea. Marahil ay sa hangover ito. Nakita niya sa gilid ng table ang soup na may naiwang mensahe. Galing ito kay Anastasia. Hindi siya natuwa rito at itinapon sa basurahan. Nang makita niya si Anastasia ay sinugod niya ito. Nagulat si Anastasia nang makita si Rhea na padabog na papalapit sa kanya. Kasalukuyan siyang nagliligpit ng mga gamit sa kusina nang biglang marinig ang malakas na sigaw ng ate niya. Hoy! Sa tingin mo ba nakakatuwa yung ginawa mo? Galit na sigaw ni Rhea habang itinuturo siya. Nanlaki ang mga mata ni Anastasia. Hindi alam kung anong dahilan ng galit ng kanyang kapatid. Anong ginawa ko? Tanong niya, halatang naguguluhan. Yung sabaw na iniwan mo, ano sa tingin mo, kawawa ako at kailangan ko ng pag-aaruga mo? Pumigil ka nga dyan sa pagiging mabait-baitan mo. Nakakainis na! Galit na sabi ni Rhea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang patuloy na sumisigaw. Napalunok si Anastasia, ramdam ang bigat ng bawat salitang binitiwan ni Rhea. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ate, hindi ko naman ibig sabihin na kawawa ka.
Gusto ko lang sanang makatulong kasi alam kong nahihirapan ka dahil sa hangover. Hangover? Hangover lang to, Anastasia? At ano? Tingin mo makakatulong yung sabaw mo? Hindi ko kailangan ng awa mo, okay? Sinalubong ni Rhea ang kanyang kapatid. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Kung hindi mo matanggap na kaya kong alagaan ang sarili ko, mas mabuti pa umalis ka na lang dito. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Napalunok si Anastasia, ramdamang mga luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang magpakatatag, ngunit hindi niya maiwasang masaktan sa mga sinasabi ni Rhea. Ate, mahal kita. Ayoko lang na may mangyari sa'yo. Ngunit sa halip na lumambot, lalo pang nagalit si Rhea. Mahal? Kung mahal mo ko, tigilan mong pakikialam sa buhay ko. Ayoko na ng mga drama mo. Tigil na yan, Anastasia. Hindi na napigilan ni Anastasia ang kanyang luha. Umiyak siya sa harap ng kapatid. Ngunit ni isang bahid ng simpatya ay hindi makita sa mukha ni Rhea. Sa halip tumalikod ito at iniwan siya na para bang wala siyang halaga. Naiwang mag-isa si Anastasia. Umiiyak habang ramdamang bigat ng sakit na dulot ng paulit-ulit na pagkakawawa sa kamay ng kanyang sariling kapatid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang kailangan manatili siyang matatag kahit gaano pa kahirap. Araw na naman ng pag-grocery, naihanda na ni Anastasia ang kanyang mga listahan at nagmamadaling umalis. Nang makarating sa supermarket ay inuna niyang puntahan ang area ng mga fresh vegetables. 65 for cabbages? Napakamahal mo naman. Paninermo ni Anastasia sa kaharap na cabbage. Narinig niyang may tumawa sa katabi niya. Nang lingunin niya ito ay walang iba kung hindi ang lalaking kumuha ng notebook niya at nagpahirap sa kanyang umakyat sa fifth floor. Stop that, you look crazy. Maikling ani ng lalaki na pumipili rin ng gulay. Napakunot noo si Anastasia nang makita ang lalaki. Ikaw na naman, wala ka bang ibang mapuntahan? Sarkastikong sagot niya sabay ira. Bakit? Ikaw lang ba may karapatang mag-grocery? Balik tanong ng lalaki habang nag-aabot ng mga carrots sa kanyang basket. At saka sino bang nakikipag-usap sa gulay? Parang first time mo lang yata sa grocery. Hindi nagpaawat si Anastasia at mabilis na sumagot. At sino bang nagsabi sa iyo na pakialaman ang ginagawa ko? Hindi naman kita kinakausap, 'di ba? Hindi mo nga ako kinakausap, pero parang gusto mong ipakita sa buong supermarket na may kausap ka ng cabbage. Sabay tawa ng lalaki na ikinapula naman ang pisngi ni Anastasia. Napailing si Anastasia, iniwas ang tingin at nagpatuloy sa pagpili ng gulay. Kung wala kang ibang gagawin kundi manggulo, mas mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang gulay na aasarin mo. Sabi niya, nang patuloy na pinabaliwala ang presensya ng lalaki. Relax ka lang, miss. Ani ng lalaki habang naglalakad papalapit sa section ng tomatoes. Di ko naman intensyon na asarin ka, pero hindi mo kasi maiwasang magmukhang interesting. Nilingon siya ni Anastasia, bahagyang nagulat sa sinabi nito. Interesting? Ako? Naku, baka namamalik mata ka lang. Ngumisi ang lalaki, ngunit bago pa makasagot, bigla silang nagkasalubong ng tingin at saglit na natahimik. Nagsalubong ang kanilang mga kilay. Parehong nagtataka kung bakit tila may kakaibang connection sa kanilang mga asaran. Anyway, hindi ako nagpakilala nung huli. Sabi ng lalaki, binabali ang katahimikan. I'm Jade, by the way. Napatingin si Anastasia sa kanya. Sinimangutan ngunit bahagyang nagbago ang tono ng boses. Anastasia, pero hindi ibig sabihin ito titigil na ako sa kakairita sa'yo. Sabi niya habang naglalagay ng ilang bell peppers sa kanyang basket. Napangiti si Jade at muling tumawa ng mahina. Well, at least may name na ako para sa'yo. Pero don't worry, hindi rin ako titigil sa kakasungit sa'yo. Napailing na lang si Anastasia, pero hindi niya maiwasang mapangiti ng kaunti. Patuloy silang nagsasagutan habang naglalakad sa bawat section ng supermarket. Tila bang kanilang asahan ay naging isang laro, isang paraan ng pag-uusap na puno ng sarkasmo, pero may kakaibang saya. Nang makarating sila sa section ng mga canned goods, tila hindi na maiwasan ni Anastasia na itanong ang bumabagabag sa kanya mula pa kanina. Bakit pang hilig mong mangasar? Para bang may gusto kong patunayan? Bahagyang huminto si Jade at tumingin kay Anastasia ng seryoso. Hindi naman sa may gusto kong patunayan. Siguro gusto ko lang magkaroon ng connection kahit sa paraan na ganito. Alam mo na, minsan mas madali makipag-usap sa iba kapag nagsisimula sa asaran. Hindi inaasahan ni Anastasia ang ganitong lalim ng sagot mula kay Jade.
Sa unang pagkakataon nakita niya ang lalaki sa ibang anggulo. Hindi lang basta asartalo, kundi isang tao na may sariling pinagdadaanan. Kaya pala, sagot ni Anastasia nang may bahagyang ngiti. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tao ay gustong ganitong klaseng connection. Ngumiti rin si Jade, tila nagugustuhan ang palitan nila ng salita. Well, mukhang gumagana naman sa'yo, diba? Napangiti na rin si Anastasia, kahit papatuloy pa rin ang pagsusungit. Ewan ko ba? Siguro nga. At sa gitna ng kanilang patuloy na asaran at kulitan, unti-unting nabubuo ang kakaibang relasyon sa pagitan nila, na nagsimula sa ines at hindi inaasahan. Ngunit nauuwi sa isang koneksyon na may halong aliw at seryosong usapan. Pauwi na si Anastasia. Bitbitan napakarami niyang pinamili na wala man lang bodyguard na tumulong sa kanya o sumama dahil pinagbawalan ito ni Rhea. Saan ka patutungo? Ang dami mo atang pinamili. Bumaling ang tingin niya sa nagsalita. Ito ang babaeng tinulungan niya noon. Maayos talaga manamit ito at parang napakayaman na tao. Kayo po pala. Opo, araw po ng pamimili eh. Kayo po, saan po kayo? Tanong ni Anastasia at tuloy-tuloy pa rin sila sa paglalakad. Ngumiti ang babae at tumingin kay Anastasia na parang sinusuri ang bawat galaw niya. Ako? Well, may mga inaasikaso lang akong negosyo dito sa city. I see na ikaw pa rin palang gumagawa ng lahat, kahit mukhang kailangan mo na ng tulong. Napabuntong hininga si Anastasia. Ramdaman bigat ng mga pinamili. Sanay na po ako. Actually, mas gusto ko rin na akong gumagawa ng mga bagay-bagay. Kahit minsan mabigat, kesa naman mag-abala pa ng iba, di ba? Pero minsan, kailangan mo ring magpahinga at hayaan ng ibang tao na tulungan ka. Sagot ng babae. Ang tono ng boses ay puno ng simpatya. Napatigil si Anastasia at tiningnan ng babae. Natanong sa sarili kung paano ito nagagawang bumaba ng ganito mula sa taas ng tingin ng isang mayaman. Mabait po kayo, sabi niya sa huli, sabay ngiti. Pero ayos lang po, sanay na po talaga ako. Anyway, salamat po sa concern. Bago pa man makasagot ang babae, biglang may tumigil na sasakyan sa tabi nila. Bumaba ang driver at magalang na nagbukas ng pinto para sa babae. Ma'am, ready na po tayo, sabi ng driver. Ah, mukhang kailangan ko ng mauna, sabi ng babae kay Anastasia. Take care, okay? And don't hesitate to ask for help. Nakangiting nagpaalam si Anastasia. At habang papalayo na ang sasakyan, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kabait ang babaeng yun. Sana maging ganun din ako. Bulong niya sa sarili habang ipinagpatuloy ang paglalakad pa uwi. Nasa kalagitnaan na siya ng daan na biglang may bumusina mula sa likuran niya. Napalingon siya at nakita si Jade na nakasakay sa isang bisikleta. Hoy, mukhang napagod ka na. Biro ni Jade habang papalapit. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Anastasia na hindi maipaliwanag kung bakit tila natuwa siyang makita ito. Galing ako sa coffee shop, tapos nakita kita. Mukhang kailangan mo ng tulong. Sabi ni Jade habang binaba ang bisikleta at lumapit kay Anastasia. Kayang-kaya ko to. Pagmamalaki ni Anastasia, ngunit halata ang bigat ng kanyang mga dalahin. Sure ka? Baka mamaya mag-collapse ka na dyan. Pangaasar ni Jade, sabay abot ng ilang mga pinamili ni Anastasia. Naman, sabi ni Anastasia na nagpatianod na lang sa tulong ni Jade. Pero salamat, kahit hindi ko kailangan nandyan ka pa rin. Tapos hindi mo pa ako kailangan? Biro ni Jade, sabay lakad sa tabi ni Anastasia. Alam mo madalas ka magbukang independent, pero minsan, okay lang natanggapin na kailangan mo ng tulong. Bakit? Concerned ka ba? Tanong ni Anastasia, nakangiti ngunit may bahid ng inis. Depende sa mood. Sagot ni Jade, nakangiti rin. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang naglalakad. At kahit na may asaran pa rin, unti-unti nilang na-realize na nagkakaroon sila ng mutual na respeto. Si Jade, na unang tiningnan ni Anastasia bilang isang pain in the neck, ay nagpakita ng kabaitan na hindi niya inasahan. Si Anastasia naman na sa kabila ng pagiging matapang at independent, ay natutunang pahalagahan ang presensya ni Jade. Nang makarating na sila sa bahay ni Anastasia, pansin ni Jade na medyo malaki ito. Wow, bigatin ah. Di mo sinabi na mayaman ka pala. Biro ni Jade habang tinutulungan si Anastasia na ilapag ang mga pinamili sa tapat ng pintuan. Hindi naman ako mayaman, sagot ni Anastasia.
Pero bago pa niya masagot ng buo si Jade, biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae. Si Mami Clara. Ano na naman to, Anastasia? Malakas na tanong ni Mami Clara. Halata sa boses ang galit. Ano ba tong mga pinamili mo? At sino tong kasama mo? Natigilan si Anastasia. Naramdaman ang init ng tingin ng ina. Mami, naggrocery lang po ako. Tapos si Jade po, tumulong lang sa akin. Tumulong? Anastasia, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo kailangan ng tulong mula sa kung sino-sino lang? Putol ni Mami Clara. Hindi alintana si Jade na nakatayo lang sa tabi. Naku, huwag na kayong magalit, tita. Biglang sabat ni Jade. Halatang naiilang. Tumulong lang naman ako. Hindi kita tinatanong. Galit na sagot ni Mami Clara. Bumaling siya kay Anastasia. At ikaw, Anastasia, bakit ka nagdadala ng kung sino-sino sa bahay natin? Nakatikom ang mga labi ni Anastasia. Hindi alam kung paano sasagot. Alam niyang mali na hindi niya inabisuhan ng ina. Pero sa kabila ng lahat, hindi naman niya intensyon na magalit ito. Mami, wala po siyang ginawang masama. Mahinang sagot ni Anastasia. Tumulong lang po siya dahil nakita niyang hirap ako. Hirap? Kaya nga may mga tao tayo para tulungan ka. Hindi mo na kailangan kumalabit ng iba. Lalo na kung sino-sino lang. Mariing sagot ni Mami Clara. Pasok na sa loob, Anastasia. At ikaw? Sabay tingin kay Jade. Umalis ka na. Napatingin si Jade kay Anastasia na tila humihingi ng paumanhin sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Okay lang, aalis na ako. Sabi ni Jade. Ngumingiti ng bahagya kay Anastasia bago tuluyang umalis. Pumasok si Anastasia sa loob ng bahay. Bitbit ang bigat ng mga salita ni Mami Clara. Sa kabila ng lahat, nararamdaman niyang kailangan niyang patunayan na kaya niya. Hindi lang sa sarili, kundi sa buong pamilya niya.